Sinubukan na ng COMELEC at ibang grupo ang kredibilidad at katatagan ng mga makina ng Miro system na posibleng gamitin sa eleksyon 2025. Ang kinalabasan ng post-qualification evaluation sa pagtuto ni Sandra Aguinaldo. Kung magtatagumpay ang bidding ng joint venture na kinabibilangan ng Miro Systems, ganito ang itsura ng Automated Counting Machines o ACM na gagamitin natin sa 2025 local and national elections. Ilang sample o prototype machine ang ipinakita sa COMELEC Special Bids and Awards Committee. Sa post-qualification processes, itatesting pa po namin yung papel, titingnan din po namin yung submission nila patungkol sa ballot box. Naroon din ang ilang observers, kabilang ang Democracy Watch, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, at National Citizens Movement for Free Elections, na sumubok sa mga makina sa pamamagitan ng kunyari pagboto. Bahagi ito ng post-qualification evaluation na nag-iisang bidder ng Miro Systems. Ayon sa COMELEC, hindi naman sila masyadong lalayo sa sistemang nakasanayan ng mga botante, gaya halimbawa ng patuloy na paggamit ng papel na balota. Ititrade din naman daw sa paggamit ng makina ang mga magsisilbi sa eleksyon. Bagong hardware, bagong software, definitely may pagbabago. Pero may sapat na oras naman po tayo para itraining sila. And at the same time, na-maintain po natin yung essence ng nakasanayan na eh. Naglalagay ako ng overvoting, naglalagay ako ng undervoting. Gusto rin nating matesting yung magiging tanggap ng makina doon sa ginawa nating pagboto. Matatanda ang pinuna ng election watchdog ng Democracy Watch ang Miro Systems dahil sa umano'y hindi magandang performance ng mga makina nitong ginamit sa eleksyon sa Iraq at Congo. Itinanggi naman ito ng Miro Systems na isang South Korean firm at sinabing nabigyan pa nga raw sila ng Certificate of Satisfaction ng mga bansa. Kanina, binanggit din ang kinatawan ng Miro ang kanilang kwalifikasyon. Throughout the years, we have conducted several projects locally and abroad and developed multiple systems internally for all types of electoral stages. Sakaling mabigo ang bidding ayon sa COMELEC ay pwede pa naman ang ikatlong bidding o kaya yung tinatawag na negotiated procurement. Basta raw titiyakin ng COMELEC na nasuring mabuti ang mga makinang gagamitin sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok 24 Oras.